So guys, kain na. Meron pa din sa. Rice is life sa mga Pilipino. Kaya go. Magkamay lang tayo guys kasi masarap kumain pag nakakamay. Lalo na pag yung ulam mo is ganito. Karitong tumutulo pa yung oil. Yeah. Masarap pala yung marinade yung ano yung meat pork sa oyster sauce. I-overnight mo siya. Sarap maga ano may soft drink sana. Mukha ko lang wala. No. Sorry. Chicken bells muna tayo. Ano pang pagsikahan natin? Okay. Wala naman dapat pwede yung pag-usapan ngayon. Ano lang. Mahirap maging OFW. Kasi pagpagod ka at gusto mo magpahinga, di ka pwede makapahinga ng bunga. Kasi alam mo may trabaho ka na dapat mong gagawin. Kailangan mo tapusin ng mag-aga kasi meron pang susunod na tatrabaho o matrabahoin, di ba? May pang puyat ka. Tapos antok na antok ka kinabukasan. Ang mata mo hindi na pwedeng ma-open ng sobrang ganun. Like me. Kasi I usually ano. Hindi ako magkaroon. Ano yung tulog ko? Hindi siya ano. Hindi siya maayos. Magigising na lang ako bigla ng maaga. Sobrang maaga. Tapos ang hirap na bumalik ng tulog. So pagka umagahan. Ano na. Parang antok-antok po, tapos hindi ako ready mag-trabaho, tapos ang bigat-bigat ng ulo ko. Kasi diba ganun naman tayo magulang, hindi ka wala kang sapat na tulog, ganun ang mararamdaman mo, bigat ng katawan mo. Ngayon, pag ka nagtrabaho sa labas ng bansa at yung trabaho mo is dito sa bahay, siyempre hindi ka makapahinga sa gustuhin mo. Kasi andyan yung amo nakatingin. At yung trabaho mo nakalain ako. Diba? Maswerte pa rin yung mga tao sa Pinas kasi nagtatrabaho sila pero meron silang tamang pahinga. Saka yung iba walang trabaho, nagpapahinga palagi. Diba? Ito na. Tapos kung amo ko ang magkaroon pa pa ng amo na bunutin, talaga yung papagalitan kahit wala naman dapat. Ganun lang talaga sila.
miss ko nga yung ano, sinugba sa Pinas. Tapos nga sawsawan. Sarap-sarap. Sinugbang karne. Yung atay. Gustong gusto ko yung atay. So, guys, marami pa pa akong plantsahin. Kita mo yung damit. Mga bead sheet. Mga beads. Ganun ang kapalit ng dolyaris. Tap ng kain ko. Hindi ako makapag-diet. Walang diet-diet ngayon. Sana ako kumakain ng rice. Pero pagkain naman ako ng rice, isang dalawang takal ng ganito ng measurement sa ano ng rice cooker, nauubos ko yan isang kainan. Tapos pagkatapos mo nang kumain, parang pagod ka na. Parang bigat-bigat ng tiyan mo. Hindi ka na makagalaw kasi yung tiyan mo ang bigat-bigat ng dahil sa rice, inubos kasi. Balat. Meron pa akong ito, sweet potato. Ay, Diyos ko. Sarap na umuwi sa Pinas, no? Kailan pa kayo matapos tong pandemic na to eh. Sobrang ano. Takal mo ulit tayo na. Isang sandok pa ng rice. Okay lang kumain ng rice ng tanghalian. Tanghalian naman eh. Pero pag gabi, hindi pwedeng kumain ng rice. Hindi pwedeng kumain ka ng madaming rice. Konti lang. Para konti lang din ang madagdag sa fats niyo. Harap niya uwi. Sana meron akong Sprite. Anyway, kumusta yung mga tao dyan? Kumusta yung mga kababayan ko nasa ibang bansa?
Sana maayos na ang kalagayan ninyo sa mga amo ninyo. Masaya kayo. Nakakapahinga ng maayos, nakatulog ng maayos, malayo sa stress at problema. Yan ang importante. Alam nyo, kung kayo'y nahihirapan at feel nyo kayo lang mag-isa, iiyak nyo lang yan. Matatapos din yan pag naiyak nyo lahat. Although hindi mawa maibsan yung lungkot kasi nasa ibang bansa ka. Pero yun talaga yung buhay natin eh. Ganitong landas kasi pinili natin. Ang sarap-sarap ng balat, uy. Ang tamis. Pag ako nakain ng tanghalian, tapos kumakain ng tanghalian, gusto kong magkape right after my lunch. Magko-coffee ako. Kasensyahan mo na. Ang dami kong pawis. Rapid na maubos. Sarap kumain pag nakakamay oil. Actually. Sana marami na kayong ipon kasi yung ipon ko papi lang. Resibo. Walang ipon, resibo lang, Diyos ko. Sa tagal ko nag-upload, wala akong ipon. Mahirapan ko lang ipon. Nakasya ko. Dati full of love, full of helping and sharing. Kasi pamilya. Mapagmahal sa pamilya. Naging pamilya yung inuuna. You work abroad because of your family, ganun. Di ba ganun yung reason natin? Kaya tayo nag-abroad, trabaho dito sa labas para makatulong sa pamilya. Yun yung main reason natin. Hindi natin iniisip yung dahil tayo andito sa abroad. Hindi natin inisip yung mag-ipon para sa sarili natin. Which is wrong. Kasi dapat pala, nag-iipon tayo habang nasa ibang bansa tayo, habang kumikita tayo sa dito sa ibang bansa. Yun dapat yung mindset natin, hindi yung andito tayo dahil sa pamilya natin. Hindi siya dapat. I mean, oo, hindi masama tumulong.
Pero dapat yung reason natin why we work abroad is for our own, para sa sarili natin makapag-ipon. So, yun na ang dapat. Pero sa atin kasi mga Pilipino, which is we are more on, family, always family, family, helping to family. Pero tayo malaki yung puso natin para sa pamilya natin. So, yung sahod natin, after end of the month, napapadala tayo sa Pinas kasi naging responsibilidad na natin magpadala doon for our family. And then, at the end of the day, yung perang natira sa'yo is kukunti na lang kasi 75% sa sahod mo is nakalaan na sa maraming bagay. So, ang natira na lang sa'yo is 25%. So, like, now, di ba? So, sa 25% na natira sa sahod mo, bibili ka pa ng mga personal mo mga gamit, weekly allowance mo pa, or daily allowance kasi lumalabas ka, tsaka, like here, hindi ka naman free lahat. So, kailangan bumili ng coffee, bread, biscuits, kung ano-ano yun para gutom ka, meron ka, gutomin ka, meron ka makakain. Kailangan bumili ng ganun. And then, every Sunday pa is holiday, so, meron dapat kang allowance na sinit aside for you every Sunday, which is $200 is, okay. Although, it's, pagkain ka lang for lunch, breakfast, and dinner, sapat na yun sa konting snack. Huwag ka nang mag-ikot-ikot dyan at tingin-tingin para hindi ka mo ano tempted sa mga bilihin. So, ano na yun, budget na yun, 200 per Sunday. Ayun. So, dapat pala, numanisip natin mga OFW while we work abroad is to earn and save for our own. Dapat ganun. Hindi yung to earn. Tapos padala, tapos ang natira sa atin, resibo na lang. Kaya pag-uwi sa Pinas, maraming OFW na walang pera. Tapos nga, every month, pinapadala yung sahod. Isa na ko to. Mahirap din naman mag kasi dapat daw i-practice natin yung mag-save bago gumastos. Pag natanggap mo na yung sahod mo, dapat budget mo na. At saka pag nakalabas ka, kagaling ka agad mo i-save sa bangko. Hindi yung, i-save mo lang yung matira sa nagastos mo, which is mali. Dapat daw, save first before ka magastos. Anyway, dapat nang chika-chika ko. Alam niyo naman, dapat gawin natin, hindi dapat gawin. Siyempre, hindi ko naman mababago yung mindset natin kasi yun ang nakalakihan natin mga Pilipino. We are more on helping for our family. I mean, we are more on sharing for our family, to our family. Yun. Naging part na siya sa culture natin. So, hindi pa naman mahirap, huli para magtira para sa sarili. Yun. Pero alam mo ba, kasi pag mahirap na mahirap ang buhay sa Pinas, tsaka nag-umpisa yung pamilya mo sa sobrang hirap, marami kang utang na iwan sa Pinas, mahirap talaga mag-ipon. Kasi yung sahod mo, nakabudget na doon sa utang, sa mga kailangan bayarin na bayaran every month. Ang ganun, tsaka alam mo na pagbabuhan ka dito, tsaka yung pinambayad mo na pagpagpunta mo dito sa agency, is utang, tsaka magkano ba yung interest. Hindi ba malaki yung babayaran mo, hindi ka talaga makapag-ipon. Kasi nga, yung kita mo dito, isang pupunta lang sa pambayad ng utang, yun yun. So, kailangan mo naman kung papalarin ka at magiging maayos yung takbo ng buhay mo dito at magiging maayos sa pagtatrabaho sa, sa employee, sa amo mo. Kung generous naman sila sa'yo, it, maano pa sa pera, kung ganun, marunong kang mag-budget. Siyempre, siguro nakakaipon na kahit papano ko konti. Pero yung 75% ilaan mo sa ipon, parang mahirap yata. For me, for me lang. Huwag ko sa iba. For my side lang kasi. Anyway, tapos na, nakain ko lang balat ng baboy. Hanggang dito na lang tsikahan natin, mga kabebe. Hanggang sa susunod. Pero ko lang i-video ito ngayon kasi wala nang kailangan makipag-chika. Kung sino man manood nito, please hit a like and subscribe to my channel. Junski's channel, thank you very much. Have a great day. Tingnan nyo yung kamay ko pulos oil kasi nagkamay lang ako kumain. Sarap kaya kumain ko nakakamay. Hindi naman na Pilipino. Ganyan tayo. Bye!